Kasalukuyang sangguniang kabataan chairman ng Barangay San Antonio si RJ Demos at sa 10 taong pagsiservisyo publiko, ngayon ay susubok naman pagkakagawad. Isang independent candidate sa Barangay San Antonio. Nagsimula na din umikot upang mangampanya ang kagawad aspirant gaya ng iba pang mga kandidato. Ibinahagi ni Demos ang ilan sa mga nais niyang gawin sa nasabing barangay kung siya ay palaring maging kagawad. Ang masasabi ko lang po na ako'y karapat-dapat dahil nasimulan ko na rin po mula 2013 pa lang po nung ako'y 17 ng pagsiservisyo sa ating barangay at ang nais ko lang po gawin ay ituloy-tuloy to at pagandahin palalo ang mga proyekto na kayang ibigay ng ating barangay. Kung mabibigyan po ng komite or proyekto, ang nais ko po sana makuha ay tatlong komite ho ang aking mapipipilian. Pero ang tatlong yon, may apat aplikasyon. Una ay ang learning, kung saan dapat mabigyan natin ng education ang ating mga kabataan, ang ating mga taga-kabarangay na may gustong mag-aral parang tulad ng IELTS, pero magkaroon pa tayo ng alternative learning. At least madagdagan natin ng mga vocational courses, mga ganun po. Sunod po nito ay ang trainings. Hindi lang training sa mga basic training na nakuha natin sa seminar, kundi basic life skills training na nagagawa namin ngayon sa bilang SK, dahil ako po ay nakupong SK chairman, mga proyekto na nakakadagdag tulad ng driving courses, bukod pa doon yung mga life skills na hindi natin natututunan nung college. Tulad ng mga pagkuhan ba makakakuha ng SSS, kung paano sumagot sa interview, kung paano magpaganda pa ng mga resumes. Next naman po ay ang application naman po. Hindi naman po dahil naaral natin, ang mas maganda po, may apply natin sa buhay natin, yung mga nakukuha natin trainings and seminars. Yun lang. Para sa ating mga kabarangay, sana po piliin nyo yung tama kung sino po yung nararapat sa posisyon. Piliin nyo yung may nagagawa at may magagawa pa. And para sa lahat po ng mga tumatakbo, good luck po sa ating lahat. And enjoy po natin ang eleksyon. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.